Magandang araw po sa inyong lahat mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo na saan man po kayong sulok ng ating magandang kalawakan. Kalawakan talaga. Lumalabas na tayo ngayon, hindi na basta earth lang. Yan. Hello po sa inyo at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At siyempre ako po naman ay bumabati rin sa inyo na isang magandang araw tulad ng dati sa mano kayo naroon at ano man ang mga ginagawa. Welcome po kayo dito sa ating episode na naman ngayon at mga problema na palakayin natin ngayon. At syempre, correct. At syempre, kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Vien Dekles. Ako po naman si Sunny Casulia. At welcome po sa ating programang Legal Minds. At speaking of Legal Minds, ito na, yes. Attorney, dahil alam kong partner, attorney na tuloy. Nakakahiya ako sa support niya eh. Oo nga pala, justice ka nga pala. Ayan, justice, ito na. Dahil syempre, pinag-uusapan natin ay legalities, tungkol sa batas. Minsan na pag-uusapan na natin dito ang batas sa ibang bansa. Na pag-compare natin yan dito sa Pilipinas. At syempre, may maganda na naman tayo pag-uusapan. Pero syempre, bago natin mapag-usapan ang isang episode na to, para maliwanagan tayo tungkol sa batas na ito, syempre, nandito pa rin at makakasama pa rin natin si Attorney Pogi, Attorney Mark Tolentino. Hey, hello, good day sa lahat ng mga followers natin dito sa DCRH. Legal Minds, and of course, yung mga followers natin sa Facebook, good day, good morning, good evening. Lalo na yung mga followers natin, yung mga OFW. Ayan. So, napansin mo ba, partner? Oo. Mm-hmm. Kaya sabi ko siguro mga isa o dalawang paligo. Pareho na kayo. Pareho na kayo. Minsan kasi, partner, maligo ka rin. O hindi, ako bangon to si partner. Anyway, itong episode natin, partner, ay idinededicate natin sa mga pet lovers. Uy, ikaw pa ay mahilig sa mga. Ay, oo. Marami kaming dog sa bahay. Kami insects. Insects naman. Insect, ha? Insect. Hindi yung kung ano. Hindi insect. Insect. Anong klaseng insect ba inaalagaan mo, partner? Pati langgam ba? Anay, ganyan? Korean bug. May mga ganun pa pala, ha? Ayan. Ito ang ating hashtag HQOTD ngayon dahil alam ko marami makaka-relate dito sa question na to. Ito na, basahin na muna natin. Ito, sabi po rito, hello po. Ako po ay aminadong isang animal lover and I go beyond taking care of cute and cuddly pets around the house. Meaning po, ang mga napili ko pong alagaan ay mga exotic animals and even insect. But before anyone would criticize for me this, I like to clarify that I have the proper documents with me and permission to keep them inside my house. Sa mga tulad ko pong extreme collector na maituturing ng iba, nababahala po ako para sa kaligtasan ng mga tulad nitong hayop at mga endangered species sa ating bansa dahil sa mga irresponsibleng nangangalaga sa kanila. Dahil hindi lehitimo ang kanilang mga pangalaga sa mga ito at mas nababahala po ako sa talamak na pagbebenta ng mga tulad nito sa ating bansa maging sa pag-i-export nito. For trading, may batas po ba tayo na nagbibigay proteksyon sa mga exotic and endangered species sa ating bansa mula sa mga responsableng nangangalaga sa kanila at illegal trading nito? Ayan. Ito, maganda ito. Yes. Marami ito, lalo na, kung hindi ako nagkakamali dito sa bandang kaya po, may mga nagbebenta ng ganyan exotic animals. Yung mga exotic animals, like for example, yung mga, lalo na yung mga malapit na mawala. Oo, yan, yung mga endangered species. Endangered species na. Actually, sabi ng batas, kailangan na may license ka. Mm-hmm. Okay? Kailangan ka kumuha ng license or permit from the Department of Environment and Natural Resources. Anong klaseng permit ito, attorney? Kailangan yung permit na yan. Permit to own, permit to possess, permit to take care. Kasama yung permit na to export, to import, kasama yon. Mm-hmm. But don't forget, lahat ng mga permit na yan, yung titingnan ng DENR, kailangan hindi maapektuhan ang buhay ng isang wildlife, wild animals. So yun yan. Pangalawa, kailangan na, for example, you own a certain, sabi nating tarantula. Tarantula, yung tarantula. Mga spider. So, yung mga matching na maliit, ganyan kaliit. Mga tarsier. Tarsier, may matching mga ganyan kaliit. Yes, so parang tarsier yan. Or mga ahas, hindi naman ahas na tao. Iba pa yung ahas na tao yan. Yun, mga hindi exotic, dumadami po sila. Exotic human beings yun. Ito exotic talaga. Malawak na kadalas. Ganyan, kailangan you have a financial capacity, you have a technological capacity
So yun ang may requirement mo. Financial attorney. Kailangan may pera ka. Paano? Ano yun? May limit ba yun, kasi attorney? First, paano mo buhayin yung ahas? Hindi mo kaya buhayin yung sarili mo. Correct. Basic yan. Oo naman. Diba? Tama, tama. So kailangan kaya mong buhayin. I mean, may minimum ba yan, attorney, na dapat you're earning like 15,000? May requirements sa DNR. So i-prove mo na kaya mong buhayin yung bayawak na yan. Kaya mong buhayin yung matching na yan o ano. So first, kailangan mong financial capacity. Mm-hmm. Pangalawa, technological. Alam mo paano buhayin. Mm-hmm. And alam mo paano buhayin. Then for example, binigay sa'yo, bumayag yung DNR na sa'yo yung buhaya na yan. Mm-hmm. Yung buhaya, yung ahas. Oh, Philippine eagle. Oh, mga ganyan. So sige, sa'yo, ikaw mag-alaga. Mm-hmm. Hindi ibig sabihin na sa'yo yan. Anytime, pwedeng kunin ng DNR. Lalo na kung nasasaktan? First, hindi mo kayang buhayin. Mm-hmm. Pangalawa, sinasaktan mo. Mm-hmm. Pangatlo, may violation ka sa mga animal rights. Pangapat na pwedeng kunin, for example, kailangan ng government for research purposes, kailangan ng government for breeding purposes. So, ibig sabihin, the one na may authority about wildlife, DENR, hindi LGU. That's why namatay yung lolong. Alam mo yung lolong? Yes, oo, yung malaking buhaya. Oo, yung malaking buhaya. Because pinagperahan. Unfortunate, I know, kilala ko yung mga tao doon kasi that's in Caraga region. Correct, oo, nasa Mindanao yun. Yeah. So, the biggest buaya in the whole world. Correct. Tapos kung pupunta ka doon, magbayad ka. Pinipicturean, ano bang ginagawa nila. Na-stress yung animal. Na-stress. Alam ba yung hayop na yan, pag titingnan mo, ma-stress? Mm-hmm. Yung hayop, ma-stress makakita ng tao. Correct. Ewan sa mga tao, ma-stress ba makakita ng hayop? Parang, yung hayop talaga. Na-stress yung lolo na yun, yung sabang laki. Yan, na-stress. Wala silang, maybe may financial capacity sila kasi there's LGU, may budget. O may nag-donate. How about technological expertise to take care of that buaya? Wala. That's why ilang buwan, patay. Including facilities yan, attorney. Oo, wala silang facilities. And ang may obligation talaga sa mga hayop na mga ganyan, mga exotic animals, wild animals, is through the Department of Environment and Natural Resources. Mm-hmm. If you want to own, mag-export ka niyan, walang problema kung ibenta mo, walang problema kung magbentahan kayo dyan. Basta siguraduhin mo na yung hayop na yan, yung population niya, hindi maepektuhan. Correct. Okay? Lalo na yung mga nagbebenta ng mga endangered species, bawal yan. Mm-hmm. Yung mga, may mga exotic naman na wild animals na marami pa, so you can sell it, but hindi pwedeng sell lang. Mm-hmm. Kailangan ka kumuha ng permit sa DENR. May proper documents pa rin. And kailangan permit through the Secretary of the Department of Environment and Natural Resources. Mm-hmm. Hindi pwede na, sa akin to, hindi po pwede kunin to. Na-in love na ako ni Ahas. Mm-hmm. May mga taong gano'n, na-in love sa, yun to, kung... Sa ahas. Sa in love sa kanila. Ano ba klaseng ahas yung in love siya? Ganyan. So, hayop talaga ayaw yan. Ayaw nang, for example, ibigay sa environment, sa DNR, pwede siyang makasuhan. Pwede siyang makasuhan. In fact, yung mga endangered species, pag binenta mo or nasa bahay mo, na may possession of that, you can be liable. In fact, yung penalty is 1 million pesos. Wow, mabigat din. Ano yung depende yun, attorney, kung itong animal na ito ay endangered. Marami pa? Oh, yes. Kung mga endangered, mahal yun. Mas mahal. Mahal ang penalty yan. In fact, hindi lang mahal. Hindi lang mahal, ha? Pwede kang makulong. Yung kulong yan, attorney, sa una pa lang ba, may warning pa ba yan o talagang pag nahuli ka, kulong agad? Hindi, nakulong ka. Of course, may due process. Mm-hmm. Okay? But lalo naman yung mga endangered, you can be liable up to 12 years na kulong. Then, isang million ang bayad doon. Sa in due process, mayroon ba dyang hearing? Of course, in pag due process ang pinag-uusapan, kailangan na pakinggan. Mm-hmm, of course. Pakinggan ang isang tao bago, bakit mo nagawa yon? Totoo ba ito? O hindi? O ba, ganun. So, actually, ang tinatawag, walang tao na may right to own wildlife. Mm-hmm. Pinapaalagaan lang sa'yo. Pinagyan ka lang na... Kumbaga, parang pansamantala lang. Pansamantala. Kung kaya mo, sige, ikaw yan. But ang government, kung tingin ng ano ba ito si Pedro, hindi nga, wala lang makain, tapos nag-alaga pa ng matsing, nag-alaga pa ng ahas, nag-alaga pa ng unggoy. Unggoy ba tawag sa amin? Unggoy ang tawag nun eh. For example, ganoon.
Wala kang makain, nag-aalaga pa ng mga hayop. O, di ba? Mas payat pa siya sa hayop. Ang hayop, papayat na din yan. Baka siya yung kainin. So, paano yung ganun? So, pwedeng kunin ng government yan. Pwedeng kunin ng DENR yan. Hindi pwede na, hindi pwede na in-love na ako ni Matsing, na in-love na ako ni, ano tawag yun, ni Bantay. Bantay ang tawag yun, yung Matsing na yun eh. So, in that case, hindi pwede yan. Kasi, pwede mong alagaan, basta kailangan may financial capacity ka. Very clear yan. Financial. Mayaman ka nga, hindi ka mamarunong. Mag-hire ka ng pwede mag-alaga expert sa mga yan. Veterinarian o ano bang expert in that field. Kailangan may in-house na veterinarian ka. And enough facilities para din sa enough facilities. So, I'm very clear. Kasi ang mga wildlife, may tinatawag tayong balanced ecology. Yes. Ang ibig sabihin doon, tayo sa mundo, kailangan, of course, in order for us to live, kailangan din natin ang mga hayop. Hindi lang tayo ang may karapatan mabuhay sa mundo. The world, binigay yan sa ating Panginoon, hindi lang sa atin. In fact, nauna pa yung mga hayop sa atin, mga tao. Di ba? So, ibig sabihin, kung may obligation sila sa mundo, tayo din may obligation sa mundo and may obligation sa isa't isa. So, ibig sabihin, may... Kani-kanyang habitat. Oo, kanya-kanya yan. So, for example, yung isang wildlife nakita ka na pinatay mo, you can be liable. You can be liable except kung yung wildlife na yun pinatay mo for research purposes. May mga exemption. Or pinatay mo kasi nangagat sa'yo. Of course, self-defense. So, kasi sabi ng batas, in case of conflict ng life ng tao at saka life ng animal, life ng tao ang binigyan ng halaga. O yun yan. So for example, may isang mahal mo yung matsing na yun, sobrang laki. Pang for example, 1,000 kilos na matsing, parang si King Kong. Gorilla, parang ganun. Grabing laki naman. Oh, parang ganun. Tapos may kinakagat na tao. Mahal na mahal mo yung King Kong na yun. Tapos may kinakagat na tao. Of course, how to protect the human being? Of course, kailangan mo talaga siyang patulugin through the, kung wala kang papatulog, barilin mo, ganun. But, in case-to-case basis, kasi in case of conflict ng tao at saka yung hayop, binigyan ng karapatan ng ating batas ang tao. Di ba? So, yun yan. But, wala kang karapatan. Generally, in a normal situation, wala kang karapatan na patayin ang isang hayop. Kung sakasakali, ano bang klaseng paraan para kung papatay ka ng isang hayop, eh, hindi ka mape-penalize? For example, for research purposes. Research. Pangalawa, ang isang hayop na yan is actually may nag-contaminate ng disease or virus na maka-epekto sa tao. Sabi nyo, barilin. Pero ano, no, attorney, ano? Dapat may valid reason ka may to valid do that. Reason. Hindi ibig sabihin na karapatan mo napatay ng isang hayop. Kung wala kang karapatan pumatay ng isang tao, na more na wala kang karapatan pumatay ng isang hayop, except yung mga hayop na for our consumption. So may mga exempted, but hindi pwede na under the animal welfare law, hindi mo pwedeng patayin na pahirapan mo. Dapat kung patayin mo, immediately patay agad. So may mga iba dyan na, for example, may ahas. Ahas. Pinakain mo yung isang aso sa ahas na buhay. That's inhuman. That's in violation ng animal welfare. Kung ipakain mo yung hayop na yan, yung aso na yan sa, or for example, kambing na yan sa isang ahas, patayin mo muna bago may pakain. Kadalasan then, kasi yung manok na buhay. Oh yan, that's a violation yan. Kailangan yung, ang hayop kasi kahit na mababoy man yan, mabaka man yan, kung patayin mo yan kasi gusto mong kainin for meat purpose, for our consumption, may mga exempted na mga animals. Kung patayin mo yan, kailangan immediately, hindi na siya nagsasuffer. Yun, oo. So may mga equipments, paano sila patayin na pak, patay agad. Hindi pwedeng pa mag-sacrifice pa sila, tapos kakainin mo pa. But remember, there are certain reasons that dapat valid yung reasons valid reason. Why you do that. Same also with wildlife. But wildlife, ang mga exemption, ganun lang. Okay? Bawal, for example, alam mo ba na one of the violation ng right ng mga wild animals is yung exploration ng mining? Yung mining? Mining? Kailangan kasi, if you engage in mining activities, kailangan hindi maka-epekto sa buhay ng mga wildlife.
Kailangan kumuha ka ng permit or clearance sa DENR. Kasi yung DENR, may mga expert yan in environmental science, di ba? Correct. So, kailangan i-clear yan na kung mag-explore ka man ng mina dyan, hindi maka-epekto sa buhay ni Matsing. Hindi maka-epekto sa... Hindi sila mabubulabog doon sa kanilang tirahan. Oh, ganon. For example, quarrying, mga ganyan. Kung, for example, you engage in mining activities na naka-epekto sa mga hayop, you can be criminally liable. And unfortunately, yung batas natin, walang nang i-implement. Kasi mostly, ang pinag-uusapan yung income ng mga predator, mga ganon. So in this case, pag-uusapan natin, ang hayop, lalo na yung mga wildlife, may right yan. In fact, hindi tayo mabubuhay kung wala sila. Correct. Kailangan balance ecology din eh. Diba? I think may cycle, I cannot explain that scientifically, but yung mga animals, may lalo, life cycle wildlife, tayo tinatawag. Kailangan natin yan para mabuhay tayo. Correct. Oo. Same also yung natural resources natin. Don't forget na hindi kailangan ng ating natural resources. Ano yung natural resources in Tagalog? Kalikasan. Hindi kailangan ng kalikasan ng tao, but kailangan ng tao ang kalikasan. Correct. So kailangan may obligation tayo how to protect. To protect. Yung kalikasan, kasama yung wildlife, kasama yung unggoy na yan. Yeah, kasama yung ahas na yan. O kasama yung buhaya na yan. Pero dito, Tony, nami-mention yung insect. Oh, yes. Mga insect. Kasi meron mga insect na nakakatulong sa atin. Oh, yes, yes. Tulad yung gagamba na kumakain ng mga mosquito. Yan. Pero yung iba, katulad yung iba, yung daga. Meron mga daga na pest inaalagaan. Pest naman yan. Kasi may iba tinatawag nila pest. Yes. Pest ang tawag yun. So, kasama sila sa mga cockroaches, mga ganyan. Yan yung mga nasa exemptions. Oh, exemption sila. Pero ito, attorney, there are instances na yung isang wildlife, ibinigay lang sa'yo. Oh, yes. As in, parang iniregalo lang sa'yo. Kaya pag ganun ba, hindi ka ba pwedeng tumanggap ng isang regalo na walang proper documents? O pwedeng ikaw na mismo? For example, ibigay sa'yo yung isang ahas na yon na very exotic na yes. Yung isang ahas na wala pa sa ibang mundo, sa buong mundo, ikaw lang may ahas na yon. Of course, dalawa sila, babae at saka lalaki. Ahas, ikaw lang doon. Kumuha ka ng clearance sa DNR. Then kailangan i-prove mo na may kaya mong buhayin yung ahas na yon. May technical expertise ka, paano mo buhayin yung ahas na yun? Kung wala kang expertise, isurrender mo sa DNR o para sila lang bahala doon. You can keep them as long as maibigay mo yung requirements. Yes, kung kailangan kumuha ka muna ng permit. Ibig sabihin, kahit sa'yo yung ahas na yun, hindi sa'yo yan. Kahit nasa possession mo ang ahas na yan, ang actual owner talaga ng ahas na yan is actually the DNR, or the government, the state. And the state may obligation to protect yung mga ahas na yan for the next generation. Para at least makikita naman nila, for our next generation, yung ahas na yon nandiyan pa. Correct. Oh, di ba? Kasi may iba-ibang ahas na endangered na. So, so in this case, may obligation ang state to protect yung mga, lalo na yung mga endangered na mga species. Wildlife. How about, attorney, yung mga illegal traders na mga animals? Ano yung liabilities nila once they are guilty of this kind of work? Yung pagbebenta ng mga wildlife, pag import-export, kailangan kang kumuha ng clearance sa DNR. Kung wala kang clearance, in-import mo, in-export mo, kasi may mga certain animals na bawal import, bawal i-export. Correct. May mga certain animals na bawal ibenta, may mga animals naman na pwedeng ibenta. So in this case, kailangan kang kumuha ng clearance sa DNR. Kung wala kang clearance sa DNR, ibig sabihin, illegal yung pagbebenta mo. Illegal trading yan. You can be liable. In fact, ang sabi ng batas, 6 to 12 years na kulong. And may penalty pa, 50,000 to 300,000. So, ganun yan. Malaki yung penalty. Ano yan, attorney? Depende pa sa dami ng mga species depende na yun? Depende sa dami, depende sa activities mo. So, case-to-case basis. But the DNR will be the one to file criminal case against you. Ang pinakamasama ba niyan, attorney, i-close yung permit ng business mo pag nagkataon? Oh, yes, yes. Kasi, lalo na pag nagbebenta ka ng mga exotic animals, kailangan talagang kumuha ka ng clearance or permit sa DNR. Meron mo nakikita ng mga nagbebenta ng puppy sa kalye, pero walang document yan. Eh, hindi lang pinapansin. Oh, yung puppy, hindi naman yan wildlife. Okay, as long as yung pagbenta mo, kailangan hindi yan nag-violate ng rights ng mga animals. Kasi may iba dyan, may aso ka. Nakita ko nga sa mga social media, yung aso, sinablay kasama yung damit. May clip pa dito sa leg. So, that is in violation ng rights ng isang hayop.
So, isang ginagawa ng tao na yun, mas hayop pa siya sa aso. Exactly. So, in this case, we have to respect animals. In fact, kahit na yung mga pagkain natin, like yung baboy, baka, kung gusto mong kainin yan, hindi ka basta-basta patayinin eh. Mm-hmm. May procedure. Dapat may process. May procedure how to do it. Kasi we have to respect their rights. Kasi kahit animals yan, may buhay yan. Mm-hmm. And we have to respect their life. Mm-hmm. Diba? So, in this case, diba, yung mga hayop, actually, yung mga pag-slaughter, may mga batas about slaughter. Yes. Mm-hmm. Na hindi basta-basta patayin yung baboy na yan or yung baka na yan. May certain procedure na approve lang. Mm-hmm. Oh. Eh, yung ibang ginagawa, yung steak pa eh. Ginaganong sa manok. Maano na yun, no? Oh, so, oh, yan, yan. Parang double murder na yun. Oh. Pinatay na, tapos meron pa yung tinatawag na parang pinikpikan. Mm-hmm. Oh, yan, yan, yan. Pinahirapan, pinalalambot yun, no, through mga sticks. Oh, yan. May iba nga, baka bago patayin, lasingin. Mm-hmm. Pumasarap daw yun eh. Papasarap. Pero di ba nga, sabi nga natin, kung ang batas nga ay may due process sa buhay din ng animals. Ng animals, of course. It means may obligation eh. Tayo to respect yes, wildlife. Oh. Okay? May... Anyway, binigyan tayo sa ating Panginoon ng intellect na wala sila. Mm-hmm. Of course, may iba dyan, mas intelligent naman yung mga animals. But the intelligence of the human being, mas supreme. So, kailangan tayo mag-adjust how to protect them and how to protect us by protecting them. Mm-hmm. So, yun ang kailangan natin. Correct. Ayan. Ganda ng paliwanag niya, Tony. At para dun sa nagpadala ng kanyang question, I know, naliwanagan din siya. Mm-hmm. Siguro, kasi very concerned siya, kasi nga isa nga daw siyang pet lover, at very concerned siya dun sa mga nawawalan or nauubos na ng mga species dahil sa mga illegal traders. Alam ba yung mga pet lovers, good lover yan? Oh? So, for example, if maghanap ka ng boyfriend, kailangan kayuhin mo na dog pet lover ka ba? Hindi pa, pet lover yan. Wala yan. Huwag na. Ganun ba yan, attorney? Iba mo pala sa mga driver seat lover yan. Ang mga pet lovers, ibig sabihin, very romantic. Mapagmahal. Hindi lang, tanongin mo kung technically meron siyang nalalaman. Oh. Kung marunong ka ba talaga mag-alaga ng pets o dahil may pet lang kayo, pet lover ka na kuno. Diba? Marunong ka pa rin talaga dahil may liability. Psychologically, malaman mo yung how a person love okay. Or yung capacity to love, to share love, kung marunong siya magmahal ng isang hayop. Yun. Sa hayop pa lang yun, what more kung tao. Yes, yeah, same also kung gusto mo na mabait na kaibigan, kaibigan na pwede mong papagkatiwalaan, tanungin mo siya kung pet lover ka ba? Kung pet lover ba siya? Oh, alam niya na, pag maghahanap ng inyong mga ka-partner sa buhay o kaya friends, tanungin niyo muna, pet lover ka ba? Ang dami kong alaga sa amin. Biglang ganun, no? Yung pala, kunwari lang. Ayan, alright, maraming salamat, attorney, sa inyong pagpapaliwanag sa amin tungkol sa batas natin tungkol sa wildlife. Then, by the way, sa may mga problema sa batas, you can visit my website. Kung any information about me sa www.marktolentinolaw.com o sa Facebook page po natin, facebook.com/marktolentinolaw. I-like niyo lang po yan or i-message niyo po ako. I'll try my best to answer all your questions. And within Metro Manila, pwede kayong tumawag sa landline natin sa 209-6203 or mobile number natin or through Viber sa 0917-329-5353 or sa Skype natin, lalo sa abroad or yung naka-block yung mga Viber, mga ganyan. Mm-hmm. Sa Skype, yung username natin is Mark Tolentino. And you can message me and ask for meeting appointment dito sa Manila or yung mga abroad naman. We can talk online and discuss your legal problem. Ayun, ayun yung kinaganda ngayon, attorney, bukod sa free ang inyong legal advice, dahil sa ganda na din ng technology ngayon, kahit nasa ibang bansa sila, pwede nyo sila makausap. Yes, diba? Real time yun. Sana ma-accommodate ko lahat kasi sa daming tumatawag sa atin, schedule talaga. Kaya nga sabi talagang patience lang talaga. Yeah. Oo, ma-attenda naman kayo. And para dun din sa ating mga kababayan na mayroong pangkatanungan tungkol sa batas o may gusto kayong isuggest na aming pag-usapan dito sa Legal Minds, i-comment nyo lamang po yan dyan sa ilalim sa mga nanonood sa Facebook Live, sa aming comment box at lagyan nyo po yan ng hashtag HQOTD para mas mabilis po namin yung makita. Ayan, partner,
Very short na naman ang ating oras. Maraming salamat pa rin sa ating mga tumututok na kaibigan dyan. Nasaan man kayong panig ng mundo. Ayan. At sana po ay magsama-sama pa rin tayo. Kami pa rin po inyong mga kasama. Ako po si Bien Dacles. Ako pa rin si Sunny Casulia. At magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Legal Minds! Bye! Bye!